Paano hindi mamatayan ng makina sa traffic? Hello YouTube, what's going on? Kamusta at welcome sa aking channel. Ako nga pala ang inyong kaibigan si Moonski. Gumawa ako dati ng video tungkol sa kung paano mag-drive ng manual o de-clutch na motor. At doon, maraming baguhan sa pagmamotor ang nag-subscribe sa aking channel. Isa na rito si na gumawa ng comment tungkol sa kung paano daw hindi mamamatay ang kanyang makina sa traffic. Sasagutin natin ang iyong katanungan sa pamamagitan ng video na ito. Una sa lahat, bakit ka ba namamatayan ng makina sa traffic? Maraming dahilan kung bakit namamatayan tayo ng makina sa mabagal na takbo. Una, gumagamit ka ng motorsiklo na dekarburador. Dekarburador na wala sa tono ang kanyang idle. Simple lang ang solusyon sa problema mo kapag nangyayari yun. Ipatono mo yung karburador, yung idle. Ngayon, bakit ba nawawala sa tono yung karburador? Yung ating karburador, no? Unlike sa modernong mga pamamaraan ng fuel injection sa makina, yung ating mga FI, electronically controlled yung mga yun. Kumbaga, yung electronics natin, mas pinipilit na accurate yung ibabato niyang fuel mixture sa loob ng ating combustion chamber. Unlike dito sa ating karburador, na yung fuel system niya is mechanically adjust. Yan, ipakita natin saglit kung ano itsura ng karburador. This is the carburetor. Yan. Depende sa type ng iyong carburetor, meron tong dalawang ina-adjust na screw. Pag-uusapan lang natin dito yung stock na carburetor, ha? Hindi na yung modified, dahil sa modified, ang ina-adjust pa natin dito yung jets, yung needle, yung pilot jets. Pero dito sa ating mga stock carburetor, dalawa lang i-adjust mo dyan. Isa, ang idle screw. Pangalawa, ang fuel screw or air screw. Yun, depende pa sa type ng carburetor yon. Kung ang type ng carburetor mo ay may fuel screw, usually, may kita yung screw na yun dito sa ilalim. Yun, ang ginagawa ng fuel screw, kapag niluwagan mo yon, dadami yung bato ng fuel sa idle or sa 3-port opening ng throttle. Kapag naman sinikipan mo yon, vice versa, kokaunti naman ang bato ng fuel. Ngayon, usually nangyayari, namamatay ang makina kapag reach o mas marami ang bato ng fuel. So, kung may problema kang ganun, bababaan mo ngayon ang bato ng fuel. Para naman sa mga air screw na carburetor, ganito naman ang gagawin mo. Kabaligtaran naman siya ng fuel screw. Usually, ang ating mga air screw na carburetor, nasa side nito, malapit sa air filter, ang kanyang air screw. In this example, nandito sa kabila. Ito yung kanyang idle screw. Ito yung kanyang idle screw. At ito naman yung isa, yung nasa baba, ang air screw. Ang ginagawa naman ng air screw, kapag niluwagan mo yan, dadami yung bato ng hangin. Emulsion ng air-fuel mixture, no? Sa kanyang idle. So, dadami yung hangin. So, kung gusto mo ma-reach ng kaunti o ng bahagya ang iyong mixture, sisikipan mo ngayon siya. Ngayon, kung nagkakaroon ka ng problema sa idle at namamatayan ka sa mabagal, ibig sabihin, mas malamang na-reach ang timpla ng carburetor mo. Kaya, ang gagawin mo, luluwagan mo ang iyong air screw. Yun. Luwagan mo ng bahagya. Naway na iliwanagan kayo tungkol sa air screw at fuel screw ng carburetor. Ngayon, pumunta naman tayo sa idle screw. Kung meron kayong katanungan, huwag mahiyang mag-comment dyan sa comment section. Ito naman, ang ating tinatawag na idle screw, ang nag-a-adjust ng initial opening ng carburetor. Ano ibig sabihin nun? Initial opening. Kung ito, ipipihitin mo pa kanan, ang mangyayari sa iyong carburetor ay luluwag ang kanyang initial opening ng slide. Kapag lumuwag ang kanyang initial opening ng kanyang slide, ibig sabihin, para kang bahagyang nakapihit sa throttle. Iyon yung mangyayari kung sisikipan mo ang iyong idle screw. Vice versa naman, kapag na-reach mo na ang dulo, niluwagan mo yun, mas bababa ang kanyang tinatawag na slide. Iyon ang ginagawa ng ating throttle, mga kaibigan. Binubuksan niya ang throttle sa carburetor. Tandaan, ang tutorial na ito ay para sa mga carbureted stock carburetor na mga motorsiklo. Sa mga FI, same principle din, mga kaibigan. Kapag binuksan mo ito, bubuksan mo rin ang throttle. Mas dadami ang papasok na hangin. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng problema ng ating commentator dito sa idle screw? Well, madalas kaya namamatayan, mababa ang tinatawag nating minor o yung kanyang idle RPM. Yung tinatawag nating idle RPM, ito yung iyong RPM, ito yung itong RPM gauge o revolutions per minute ng iyong makina kapag ito ay nakahinto o naka-neutral ang iyong makina. Usually, dapat ang RPM ng iyong motor nasa range ng 1,300 ang kanyang idle. Iyon ang normally.
Itong motor na ito, na itono natin noong sa 1,000. Pero pag umiinit ang kanyang makina, tataas yan ng mga dalawang guhit. Around 1,200 or 1,300 RPMs. Ito ang tinatawag na idle RPM. Ngayon, may mga tono o may mga motor na kapag nawala sa tono ang kanyang makina, bumababa ang kanyang idle RPM. Iyon yung mga motor na madalas mamatayan kapag humihinto sa traffic. Iyon ang itanong natin, bakit? Importante na malaman mo ang sagot sa tanong na kung bakit. Ganito yon, kaibigan. Yung ating makina, kasama ikaw, kapag sumakay ka dyan, meron kang bigat na kailangang maitulak ng iyong makina para umandar. Mas mabigat ng motor, mas mabigat ang nakasakay, mas mahihirapan ang makina. Kapag mababa ang iyong idle RPM o yung initial RPMs, ibig sabihin, mas mababa rin ang mga unang power ng iyong makina. Kaya naman, ang gagawin mo, medyo taasan mo yung tinatawag na minor. Pihitin mo ito ang iyong idle screw para tumaas ng kaunti. Sa ganung paraan, mareresolba mo ang problema mo sa karburador. Kung ikaw ay hindi maliwanagan sa aking paliwanag, mag-comment lang dyan sa comment section. Susubukan nating sagutin. Ngayon, stuck yung aking makina. Bakit nawawala sa tono ang kanyang karburador? Maraming dahilan, kaibigan. Explain natin yung para sa akin ay number one cause kung bakit nawawala sa tono ang iyong karburador. Number one is yung ating panahon at ang oras. Bakit? Meron tayong tinatawag na stoichiometric mixture. Kumbaga, yung timpla ng hangin at fuel sa ating combustion chamber na maganda, yung sunog o yung combustion. Iyon yung tinatarget nating timpla sa pagtono ng karburador. Ngayon, bakit nawawala yung tono dahil lang sa panahon? Halimbawa, pumunta ka sa mataas na lugar, numinipis yung tinatawag nating hangin, bumababa yung atmospheric pressure. Mas nagiging less dense ang hangin. Ibig sabihin, mas kumukunti ang hangin sa parte na iyon na lugar. Kung ang karburador mo ay nakatono doon sa kapatagan sa baba, mag-iiba ang tono niyan doon sa itaas. Isa lang yan sa example. Gayun din naman tuwing malamig ang panahon. Tuwing malamig naman ang panahon, mas nagiging sinsin dahil mas tumataas ang density ng hangin dahil sa mas mababang temperature. Mas marami ang hangin ngayon na papasok sa iyong combustion chamber. Yan yung mga dahilan kung bakit nawawala sa tono ang karburador. We can assume na ang ating stock na makina ay sinubukang gawing versatile sa kahit anong weather condition o atmosphere ng ating environment. Ngayon, kung ikaw ay namamatayan ng makina, pwede mong gawin ang ilan sa mga technique para hindi mamatay ang iyong makina habang nagdadrive, lalo na pag humihinto. Humihina ang RPM? Buhayin mo ang RPM! Hindi ka mamamatayan! Iyon lamang ang concept niyan, mga kaibigan. Pero, bago tayo pumunta sa mga technique na yon, explain muna natin kung bakit mas namamatayan ka kapag reach ang timpla ng iyong karburador o ang iyong air-fuel mixture na pumapasok sa iyong makina. Kapag reach ang timpla o mas marami ang fuel na pumapasok sa makina, mas marami ang iyong excess unburned fuel o gases na naiiwan sa iyong combustion chamber. Yung mga susunod na papasok na air-fuel mixture, mahahaluan siya ng mga unburned gases, mga unburned hydrocarbons. Kaya mas nagiging mas inefficient o magkaka-less power ka na makukuha sa iyong combustion. Ayan, ganyan kasi yung ating makina. Mas maraming hangin na tamang timpla ng fuel, mas malakas ang kanyang power. Pero kung mahaluan siya ng mga unburned gases, hihina ang kanyang pressure na makukuha natin sa kanyang combustion. Iyon ang dahilan. Kaya importante ang tamang timpla ng ating karburador. Tama ho ba? Alright. Pumunta tayo sa sinasabi kong technique. Hoy, wala na akong gas. Para hindi ka mamatayan, paanda rin natin. Let's say ikaw ay na-traffic. Na-traffic ka. Bigla kang huminto. Press mo ang clutch at bombahan mo ang iyong makina. Yan. Para hindi siya mamatay. Iyon lamang naman. Napakadaling technique lang. Kaya yung ibang driver na makikita mo, 'di ba? Panay sila bomba. Yan, may tinatawag tayong blip. Kapag bumomba ka, make sure na nakapress ka dito sa clutch. Dahil kapag nakapress ka sa clutch, mga beginners, para sa mga beginner, kapag nakapress ka sa clutch, ibig sabihin naka-disengage ang iyong clutch, ang iyong power ay hindi na ta-transmit sa iyong transmission.
So ibig sabihin naka-disengage, nakahiwalay, kaya pwede kang bumomba. Pero warning, tandaan, kung hindi ayos ang set ng iyong clutch, maaring kahit nakapress ka na sa clutch ay may contact pa rin ang iyong mga clutch plate. Kaya kung bomba ka ng bomba, ikaw ay si Boy Bomba, mabilis mapupudpud ang iyong clutch. One example para hindi mamatayan, bomba ka ng kaunti, binubuhay mo ang iyong makina. Yun, hindi ka mamamataya. Ito, approaching slowdown, humihina ang RPM, buhayin mo ang RPM, hindi ka mamamataya. Iyon lamang ang concept niyan, mga kaibigan. Dahil nasa high RPM ang lakas ng iyong motor. Ngayon, kapag bumagal siya, mawawala yung lakas ng momentum ng makina mo, di ba? Mamamatayan ka, lalo na kapag mabigat ang iyong daladala. Ngayon, mayroon pang ibang katanungan ang mga noobs tungkol sa clutch kapag ikaw ay pahinto na. Well, pwede mo pang gamitin na tiyatawag nating engine brake, ano? Hindi mo pa kailangan ano yan, pindutin. Unless sobrang bagal mo na, yan, dyan na ako magpe-press, di ba? Yan, oh, hinto na ako. Kahit hindi pa ako nakapress, di ba? Ayun, yan. Kapag pahinto na siya, doon mo na siya ipepress. At mag-shift ka na sa neutral or first gear. Dahil kailangan mo mag-low gear sa mababang speed. Mas mataas ang torque ng makina sa mga lower gear ratios. Este, higher gear ratios, pero lower gears. Lower gears na lang para mas madali nyo maintindihan. If you enjoy the video, mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pang pwedeng gawing content dito sa ating pagmumotor. Lalong-lalo na para sa inyong mga baguhan. Gaya ng U-turn. Alam nyo bang maraming nagmumotor na matagal na sila nagmumotor, pero hindi pa nila kayang mag-U-turn nang hindi tumatapak. Ayan, kaibigan, di ako tumatapak dito. Throttle control lang, mga kaibigan. Throttle control. Gusto nyo bang gumawa ako ng video tungkol sa U-turn, kaibigan? Please leave a comment down below, and see you on next episodes. Thank you. That's what I'm talking about.